bakit man tayo magpataya na pareho man tayo pobre dito? So why do you have to weep on? But those are the things na limitado ako kasi mayor lang. Ngayon, naging presidente ako, bakit maraming patay? Na ngayon, lahat ng patay, kaya ako galit kung nakikinig kayo, mga foreigners, ganito yan. Makinig kayo ha, mabuti ha, ang hina pa naman ng utak ninyo. Kasi, yung kung ako nung mayor sa Davao, ito yung sinabi ko. Hindi naman ako gago magsabi patay no. At alam ko na nag-aral kayo lahat. And you know the circumstances where you can kill a person legally or any other thing would be illegal, extrajudicial. Ayan ko. Could anybody give the Tikas pahinga order, please? Okay, take my pass. Tikas! Ha! Kaning mga polis ba, pag Tikas pahinga, mas dako bilang kanto sa mga army. Ano ka? I'd like to make an explanation to the Filipino people. Hindi masyado tayo. Trabaho. You know, when I was mayor for 23 years sa Davao, maraming namatay. And I was one of the favorite whipping boy of Dilima about the human rights. Nung kasing na-OIC ako right after the EDSA revolution. Nung na-mayor ako, magulo ang Davao. Lahat nandun. And what is really worse at the time, it was a very bad policy, but everybody thought at the time that it was good. Every Filipino or foreigner for that matter would go and say that he is a anti-communist, yung alsama sa binigyan ng mga armas. Arms were freely given to everybody. And when there was a slowing down, kasi sa Davao, alam mo, nagpalayo yung mga komunista. Wala na tayong panahon ng istorya kung bakit. Ang naproblema ko ang mga hoodlums. Then, the shabu substance came into being. Hirap ako, so sabi ko, yung mga drugista, yung mga kidnapper, yung mga kidnapper, murder for hire, umalis kayo ng Davao kasi hindi. Pag ayaw ninyo, papatayin ko kayo. At yung ibang umalis nga, buhay yung ibang, yung hindi naniwala, patay. So no, there is a problem. Kasi lahat kasi ng namatay, binibilang, politika una yan. It started with politics. Yung lahat na namamatay dyan, pati yung nasagasaan, kukunan ng picture, padala ni Nugdalis doon kay Dilima, kaibigan naman sila. Pareho silang pangit. So, Dilima kept on hammering on me. Due process, extrajudicial killing. And I was the one of the few mayors na national. And only because I was a criminal killing a criminal. Ngayon, bakit sa Davao na ito yung droga?
na ito yung at least barest minimum. Bakit ang Davao naging one of the safest city in the world? Bakit ang Davao ang negosyo pumasok at makita mo naman ngayon? Bakit ang Davao ang mga tao doon medyo disiplinado, walang suplado? Bakit kami sa Davao ang pakisama namin sa Moro pati Kristiyanos maganda? But one of the reason really is that parang neutral ako in the sense that makalapit sa akin because my lola was in Maranao, my lolo was a Chinese, but my father was a Cebuano. So yun ang sekreto ng Davao. Ang unang umalis ang komunista. Kasi ang pag-iisip ko rin noon, parang sosyalista. But the Communist Party of the Philippines is the extreme. And they want to get government by armed struggle. So, kami ang pagkasosyalista namin. Dito lang kami, maybe off-center. Because my father ventured in Mindanao, nag-asawa sa dito, Mindanaoan. But we were really very poor. So I grew up in a environment of, hindi naman talaga yung gutom, pero hirap. So madali kong maintindihan ang mga komunista. And as a matter of fact, last night I was talking with Alandoni. Because we were talking, naintindihan niya ako. Kaya ako nakapagpunta ng Sarangani sa Bukid, kunin ko yung mga nabihag na police, na army. Because I could talk sense to them. Bakit man tayo magpataya na pareho man tayo pobre dito? So why do you have to weapon? But those are the things na limitado ako kasi mayor lang. Ngayon, naging presidente ako. Bakit maraming patay? Na ngayon, lahat ng patay, kaya ako galit kung nakikinig kayo, mga foreigners, ganito yan. Makinig kayo ha, mabuti ha. Ang hina pa naman ng utak ninyo. Kasi yung kung ako nung mayor sa Davao, ito yung sinabi ko. Hindi naman ako gago magsabi patay no. At alam ko na nag-aral kayo lahat. And you know the circumstances where you can kill a person legally or any other thing would be illegal, extrajudicial, yung tinatawag nilang salvage. Sa Davao kasi ganito, hanapin ninyo ang mga drugista, mga kriminal, mga holdupper, kidnapper, hanapin ninyo, arestuhin ninyo. Pag ayaw mag-surrender at lumaban, and they present a violent resistance, and if you think that life, your life as an arresting officer in danger, shoot them dead, period. That is the order until now sa inyo. Kaya sa Maynila, sabi nila bakit patayan nung nag-umpisa si Duterte? Kasi ang police takot. Alam ko, 23 years ago, ang police pag nadimanda, on the day na, alam mo, ang mga abogado, ganyan, abogado ako eh. Pag dimanda ka ng police, mag-counter charges. At minsan, yung hearing sa police, yung dinimanda niyang kriminal, na iwit, last to bear, yung dimanda ng kriminal sa kanya na una, and he gets suspended. And that day, pero mga officer, after 2 years, but that day, wala ng trabaho, wala ng pagkain. Wala, no. Hindi naintindihan ng mga loko-loko eh. Kaya ang mga police takot. Nung ako nang presidente, sinabi ko, go out. Ano niya ako? Go out and hunt down the criminals. Arrest them. And if they offer a violent resistance and you think that life, ikaw ang mamatay, kung hindi siya, tangina, patayin mo sila. Yan ang order ko sa iyo.
That has not changed. Pag sinunod ninyo ako, wala kayong problema, ako ang bahala sa inyo. Hindi ako papayag na may militar o pulis makulong dahil sa utos ko kasi ang bayan natin hirap. Hirap na hirap ang bayan natin. Sa droga, Santiago, he's an officer ng armed forces. Sa PDEA siya. I don't have no reason to doubt about, hindi man yung personal kalaban. He told us that there are 3 million addicts now in the Philippines. Of late, huwag mo na lang bilangin yun. Yung 700,000, it's going up, it's gonna reach a million mark by the end of this month. 1 million drug addicts, plus 3 million nung sinabi ng PDEA. Ilan yan? 4 million. Nag-usap kami ni Widodo doon sa ASEAN Summit. Sabi ni President Widodo, we have the same problem. I have 4 million addicts. But there are about almost the largest ng Indonesia sa about 300 million people. Tayo 104, nearing the 4 million mark. Itong mga puti, ang otak talaga puti. Pasabot loose pad. Walang dugo na. They cannot understand na ako hirap na hirap masyado dito ngayon. What am I supposed to do with the 4 million? Sabi pa ng ano, easily done. Kindly record it and give it to the idiots. Why is Duterte killing them? Sending to them to rehabilitation would be good. They do not know, or they do not pretend to know, or they are ignorant really, that in any government, there is always the fiscal year, January to December. At that time, it was Aquino, itong budget kung ngayon pinapatakbo ko sa inyo, was a budget that was prepared by Aquino the previous year to be implemented this year. And the budget next year is being prepared now for implementation next year. Nobody at that time knew the magnitude of the contamination of drugs. Remember that I am a midstream president. Pumasok ako, ang budget umiiral na. Sila yung gumawa, at I don't know if you had an idea na ganun pala karang ang tama natin. Tama yung DOH. Wala silang budget niyan, even the DSWD, simply because this budget now does not contain the following expenditures. Hindi ako makakuha niya kung makutang because that would be illegal. Na ibang budget doon sa ibang department, igastos ko para sa rehab because that would be just like stealing from Peter to pay Paul. Ika nga sa idiom. Ano yung naintindihan nila? Dal-dal ng dal-dal. Dapat tamay na. Ngayon, hiditay ko lang. Nung sinabi ko na, dilema, you better hang yourself, alam ko na. And that is why I am now yung human right. Halika kayo. Halika kayo. So I would be inviting the Human Rights Commission, the EU, Obama, if he wants to come here, si Bangki, sabi ko, Bangkisan, Bangki Moon pala. Bangkisan, hindi ko na Sun and Moon kasi. So I apologize for that FUPA. And if you read it, then it's a Fox Pass. It's pronounced FUPA. Yan ang totoo. Ngayon, alam ko na. Sino nagpatay? May mga patay, marami illegitimate police action. Meron na napatay ang mga military sa Mindanao. It's a purely military undertaking a police action. Yung iba yung binabalot, sino nagpatay? Alam mo, marami silang karibal. The most... Sabihin ito sa mga putang inang bantay ko sa akin. Pagpunta niya dito.
Di ba nila alam na pati mga police generals at police involved? At lahat yung pinatay, nagpatayan sila because unahanan nila, kasi these guys will be these killers. Nagpapatayan sila kung sinong pumayat kay Garbo, sinong pumayat kay Luhot. Did it ever occur to you that there was also a silencing stage? Mostly sila-sila lang. Pero ang patay lahat sa wina, tinatapon nila kay Bato sa akin sa puli. Ma'am, how stupid can you really get? Nga sabi nyo, bakit mo ininsulto? Si Duterte, sabi doon sa EU, Europe, pinaka-unpopular daw ako. Gago, tapos ng eleksyon, nanalo na ako dito. Ang boto dito, ang popular, ang gusto ko. Ang warmbuang. Unpopular ako, ang shock. Tapos naman ang eleksyon. 6 million na ang margin eh. Tapos hindi daw ako statesman. Excuse me? Hindi raw ako statesman. Ang pagkaalam ko, tumakbo ako ng presidente, wala mang posisyong statesman doon sa amin. Bakit naman ako pilitin maging statesman? Manumero ang bunga nga ako, eh kasi tarantado kayo. You know why you get a retort to me that's really bullshit? Because you're bullshitting us. Well, hindi pa nga nila alam, hindi nga alam kung sino nagpapatayan. Why do you attribute all the killings in Manila to the police and me? When as a matter of fact, you know that there were gangsters including police generals. Di yung unang birada, di binabalot ng plaster. Sabi ko, that is not the job of the police to make mummies. Sa Egypt lang yan noon. Bakit mo gawin, mama? Bakit mo sayang-sayang ng panahon? Why we waste our time wrapping a body with to make mummies out of those? Kaya ako galit. Ako pagka you just treat me fairly, wala ka talaga. Nagpapakong baba ako. Ako, ganun ako eh. Kung dito yung tao, dito ako. Kung dito, dito ako. Hindi mo pa natakyan. Nagsiserve ako sa inyo lahat, mga officer. How do I address you, sir? Eh, kasi tayo, ako naman yung ano, from the ranks rin ako. So, nasanay ako mag-sir. Sanay ako, pag ano ako. Eh, kasi tayo, ako naman yung ano, from the ranks rin ako eh. So, nasanay ako mag-sir. Sanay ako, pag ano ako, fiscal, special counsel, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Pag to, no, naging OIC, Vice Mayor ako ng Davao. Sa buhay ko, nagsashare ako. Mga masaya-masaya mga policeman, ma'am, sir. Marunong ako magrespeto sa kapwa ko tao. Pero itong mga, lalo na yung mga mayaman, o kaya itong mga hambugiro ng mga ibang ano, ikaw, Amerika, sige ka human rights. Ngayon mga sa Charlotte ngayon, state of emergency na bakit? Pinagbabaril yung itim. Basta nakikita, bang! Kaya sabi ko si Bato, mag-prepare ka kung sinong general padala mo noon sa Amerika, rapporteur. Pa-imbestiga mo rin, ininteresado tayo at pinagbabaril nila yung mga black people sa Amerika. Ganon yung Amerika eh. Pointing at us, hindi niya alam that the dam is solo pointing at his face. Ikaw, Duterte, di ikaw rin, double barrel. So what kung ayaw na nila? May China, di Russia. Punta na nga si Bato. Napunta na si Bato doon. Sabi ito ko sa iyo, punta ka doon. Kaya kumagkalabuan ito. Nabalik na. Oh, Bato, saan? Siya said, naalata na siya. Buwak na ta. Dito na lang ta. Isa ka pang intrigador. May mga sulusulan itong Amerikano. Kundinat mo dito.
ibig sabihin, before you condemn, you know, men, pakinggan ninyo ito ha, men judge best when they condemn. Pinakamahusay ang husga sa tao, lalabas yan. Lalo ang husga na yan, kasamaan sa kapwa ng tao. Before conducting, dilima, chairman ng human rights, sigurador, wala mang pinail. Isa, sige, yaw-yaw sa akin. Ayaw ko naman siyang patulan kasi pangit siya. Baka patulan ko, tapos, sige, mag-usap tayo, mayor. Na. Tapos saan, ma'am? Ikaw kung saan mo gusto. Alam ko na noon pa. Totoo alam ko. Kasi dapat, pa sinabi ko, dilema, I am listening to you. Hindi dyan nakuha. Akala siguro yung bibiro ako. Ngayon, hindi akalain. Eh, alam mo, when you get to be president, marami na rin ibang bansa na, sige, kaibigan tayo. So, alam ko na. Nasaan ko, dilema, did I not tell you that I was listening to you? Ang pagsabi ko, go hang yourself. Yun na yun. Dumaan na sa kamay ko. Pero hindi ako, sabi ko, hiyaan ko sila, Bet Aguirre. Siya yun. So, ganito yan. Sabi ko sa mga opisyal ninyo, be careful. Kayo na sa likod, mapaproblema kayo nito. Kano'y imbi naman sa ito. Narco politics has entered the Philippine democracy. Mantay kayo dyan. Kaya ako hindi pumayag na mag-election ngayon. Kasi yung mga mayor, gobernador na sabi, they will still have the money to spend and be in power. Pag hindi, hindi mo na matang, if we cannot destroy the apparatus now, kayo, the next generation will be compromised. Ang anak ninyo na mga high school ngayon, huwag na yan sa college. Ha? Enjoy din naman siya. No? Pero delikado pa rin. Ang mga apo ninyo. Sabihin ko sa inyo, ang apo natin. Hindi pa nga tayo sa anak. Eh. Apo. Basta apo. Isang araw kami makipaglaro sa apo mo. Maligaya ka pa. Kaya sabi ko sa lahat, I will end by saying, hindi pa pala, huwag mo nang end kay, how many hours this? Ilan yung dumaan dito? You'll get mga 200,000 hits. Kamatay pa, karami pa dyan. No, basta, remember, if I have time, you listen to me. Sino ba nag-aral sa Davao ng basic police course, officer's course? Yung dumaan sa lecture ko? May notes pa kayo? Yung matrix ko? Makinig lang kayo. Meron kasi ako, you know, when I got married, I passed the bar, class 72, bar 72 ako. Nung nag-asawa ako bigla, nakaanak ako, hindi ko akalain na mahirapan ako sa... So I had to teach dyan sa Police Academy sa Mental. So 1973 hanggang ngayon, nagli-lecture ako. Pag mag-lecture ako sa inyo, tingnan ninyo mabuti. Kupya, tingnan ninyo yung matrix na dumaan sa akin. It's about 1 hour, 1 hour 10:30, the most. Pakinig kayo, yun na yun. Yun na yun ang buhay ninyo pagka-police. Alam mo na lahat. Sundan mo lang yung akin. Ganun naman yan. Arrest. With warrant, without warrant. With warrant, court. Without warrant, 9, 18, 36. Ganun yan. Tapos, yun. Filing of cases. Wala nang basa-basa. Alam ko man, hindi kayo nagbasa noon. Subasa ba dyan? Ito, binisaya lang, pero yun na yun.
Yun ang tapos search. Arrow. With warrant. Subscription. Residence. Exactly ano yan. Without warrant. At prusot. Dito. Escapo. Yun. About 30 minutes. Yun na yung police, pagka-polis mo. Tapos dito. Kasi bigyan ko ito mga military ng... Because the advent is next is terrorism. Hindi na masyado yung mong paraan. If we get lucky to have a peace agreement with the communists, then they would... Ito, labanan ito ng covert. Bigyan ko yan sila ng block. Magbili ako ng... Lahat ng... Hatay sundalo, bigyan ko ng block. Kasi kung wala ng kalaban, makita kayo sa bayan, mag-inuman yung polis dito, inuman yung sundalo doon. Pagkatapos, magbarilan yan sila. Para mga gago. Tangina. Ang basa ko minyan, army and police. So, buti, hindi ko inabutan sa akin. Kaya mag-inom. Pag kuman, mag-ilog sa moral, pag-wapog tingog ang mga yawa. Tapos mag-init tayo kasi katupong pikas. Lugay na sa bukid, duwa na kakanaog. Mangilog na po dog. Pag naman, huwag kinsalay tigas. Barilay na yun. Awarding. Asam ko award ninyo. Basi nga, huwag clip sa papel. Bahala. Kaya. So bigyan ko rin yan sila because the next generation is terrorism.